gozaimasu. Good morning sa lahat. Maayong buntag. Yukoso, welcome back to my YouTube channel. Ayan, this is Hazel once again. Maraming salamat po lagi sa inyong panonood. So for today's video guys, isi-share ko lang sa inyo yung konting clips lang po sa opening ceremony ng aking dalaga. So isi-share ko sa inyo kung paano po dito sa Japan pag nagsa-start na po ang klase. So ayan, isasama ko kayo. So actually guys, maaga kami kasi malayo na po yung school ng anak ko. Hindi na po siya dito mag-aaral sa Gotemba. So bibiyahin pa po siya ng mga isang oras bago mo yun marating. So kaya samahan niyo kami. Let's explore Japan with Hazel's vlog. Ayan. Ayan guys, so okay na po. So i-share ko lang na mostly sa ceremonies, pwede yung both parents makaka-attend. Kaya lang this time, dahil po sa corona, isa lang po yung pwede. So, at saka meron silang meron kang kailangang i-comply para maka-attend ka. So, ayan. Yung 1 week before po yung ceremony, kailangan mong i-monitor yung temperature mo, tapos isusulat mo dito. Tapos, ngayon, dadalhin mo to siya, tapos isasubmit mo to. So, yun yun. So, yun yung mga precautions, isang precautions nila para sa COVID. So, andito na kami sa sasakyan. Ayan, yung dalaga ko. May sumpong na naman. So, actually, ayan siya. Isa sa nagustuhan niya sa papasukan niya. Alam niyo, nandun yung gusto niya raw, nandun yung gusto niyang gawin. At the other one is yung uniform, guys. Yung uniform. Kasi makakapili siya. Ayaw niya pong magpalda. So, gusto niya kasi pwede silang mag-slacks. O, ayaw. Yun po yun yung isa. So, i-share ko lang bilang nanay. Sa edad niya, 15, nag-confide na po sa akin one time na po kung matatanggap ko daw po ba siya, kung yung personality niya is gusto niyang maging lalaki. So, nag-confide na po siya sa akin. So, as in, na-shock po ako nung time na yun. So, hindi ko alam anong isasagot ko. Pero mabuti na lang at hindi sinabi sa akin na, Mami, may boyfriend na ako. yun. O di kaya, Mami, buntis ako. So, bilang nanay, syempre, ayun, kinausap ko na walang magiging problema sa akin. Tanggap ko siya, ganun. So, alam nyo, nagulat ako sa reaction niya kasi tuwan-tuwa siya at saka sabi niya, akala niya raw, hindi ko siya maintindihan. So, merong ganung factor. So, naisip ko, ba't niya nasabi sa akin yun? Nanay niya naman ako. So, pinaintindi ko guys, ayun, hanggang sa talagang siguro ganun talaga siya. Yun yung gusto niya. So bilang nanay, wala kang magagawa kundi tanggapin ang buong buo at mahalin siya. Mahalin yung anak mo. So, hindi pwedeng kontra ng kontra po kasi porke nanay ka. Yun yung kasi, diba? One time nga, kumakain kami, share ko lang, habang bumibiyahe tayo guys. Sabi niya, Mami, gusto ko magpaturo. akala ko yung turo. Akala ko yung turo na pampaganda ko guys. Hindi pala guys, yung hormones, yun, para siguro maging masculine talaga. So nagulat ako, kasi talagang, akala ko yung, siya, nasa identity crisis. May para pa talagang sure na sure niya sa sarili niya. So, sabi ko na lang, anak, bakit kailangan umabot pa sa ganoon na pwede namang hindi na kailangan gawin yon kasi baka makasira sa katawan. Talagang firm na firm siya sa sinabi niya. Sabi niya, pag-iigihan niya raw para kumita ng pera at saka
malayo-layo pa naman yun. Siguro magbago pa isip. So, yan lang guys. Nandito na kami. Malapit na po kami. So, samahan nyo kami. Ayan guys, napauwi na po kami ng bahay. Tapos na po yung ceremony or yung Nyugakushiki. So ayan, gusto ko lang i-take yung opportunity na to para magpasalamat sa mga kapwa ko na may channels na alam mo yon laging sumusuporta. Ayan, so every time na may bagong video, nandun lagi, nakaabang, nanonood, nagko-comment. Maraming maraming salamat sa inyo guys. More power. So, kay Mami LG, thank you. Bunits in Vlog, Kito Chan Channel, It's Amazing with Susan, Jasmine Vlog, Rampy PB 18 Vlogs, ayan, thank you. Master Ilad, Mami Marites Vlog, thank you. Lisa Cosinera, at Bisayang Igat. So, dalawin nyo po yung channels nila na magaganda po yung mga content nila at nakakatuwa. So, ayan. Maraming maraming salamat, guys. So, at saka sa mga walang sawang suki at taga-suporta, taga-laging nanunood, maraming maraming salamat sa inyo. At saka lalo na sa pamilya ko na ayan talagang nakasuporta. About sa na-share ko kanina about sa anak ko. So, bilang nanay, yun po yung pinakamahalagang papel natin sa ating anak, ating mga anak. Yung maging ano po tayo, yung tanggapin sila ng buong buo, ng walang question, alam yun. Mahalin, alam yun, iparamdam na kahit ganun sila, hindi kakulangan yun sa'yo or hindi question yun sa'yo. Kailangang maramdaman nila yun, guys. Kasi nandun nga sila, diba? Alam nyo sa nasa stage sila na naguguluhan. So, kung hindi natin sila matanggap, hindi natin sila maintindihan, lalo silang maguguluhan. Alam nyo yun. So, napaka-critic. Kumbaga, napaka-critical ngayon. So, kagaya ng sa anak ko nga. So, at saka ano pa siya. Alam nyo yung Hindi ko siya inaano palagi na tungkol sa katawan niya kasi nga
mahirap baka mawala ng confidence, alam mo yun. So pero lagi ko lang sinasabi na maganda pa rin yung healthy. Ayan, kaya imbis na nagsasalita ako lagi, pinapakita ko na lang ako mismo sa sarili ko na kailangan pumayat. Pinapakita ko siya, nag-iingat ako sa pagkain. So ang nangyari guys, alam niyo, siguro nakikita ang ayo ng anak ko kasi lately nag-iingat na rin siya sa pagkain. Sumasabay siya sa akin ng rice, isang kain. Alam mo yun, yung mga ginagawa ko, parang kahit hindi ako nagsasalita, so parang nare-reflect sa kanya. So kailangan ko pala talagang magpapayat kasi yung nanay ko nga, oh. So parang ganun yung naging ano sa kanya, naging dating. So hindi pala kailangan mabunganga tayo guys, kasi minsan yung salita nga natin, kasi nanay tayo, mas alam niyo yun, mas bumabaon sa kanila. So kailangan ingat-ingat din. Yun yung na-realize ko kasi alam niyo, sobrang maingay ako pagka nanay, sa totoo lang. So natuwa na rin ako guys, kasi kahit maingay ako, hindi siya natakot na magsalita sa akin tungkol dun sa, alam niya, sa kasarian niya. Alam mo yun, so sobrang natuwa ako kasi ano, yung hindi siya natakot na magsalita sa akin noon. So parang naramdaman ko na kahit pala lagi niya sinasabi nakakatakot ako. So ibig sabihin may tiwala siya sa akin. Siguro nararamdaman niya na nandun siguro yung takot, pero alam niya sa sarili niya na hindi ko siya kukwestiyonin. Kaya siguro ganun. So bilang nanay guys, kailangan ano man yung gustuhin nila, o no, alam mo, kung ano yung gusto nila sa sarili nila, kailangan nandun tayo bilang nanay para sumuporta, umintindi, at saka alam niyo yung gumabay. So yun lang po siguro, kasi sino pa nga ba ang tatanggap sa kanila ng buong buo kundi tayo mismo na nanay guys. So mas importante yun, kasi alam nyo na yung mundo ngayon masyadong mapanghusga, grabe, lalo na ang social media. Ayan, mag-post ka lang ng ganito, yung comment, alam nyo minsan may mga comment na alam nyo minsan nakakasakit. So kailangan ikaw mismo na nanay, paramdam mo na ano yung tanggap mo siya, yun. Hindi question sa'yo yun. Mahal mo siya, maging sino man siya, yun. Kailangan ipakita at iparamdam sa kanya yun. Kasi, grabe, kahit nga minsan, sariling kaibigan, alam mo yun, kamag-anak, kadugo, minsan yun pa yung grabe. So, kaya, bilang nanay, kailangan iparamdam mo sa anak mo yun. Kasi, importante yun. So, kasi yun din yung kinalakihan ko. Ganun ako pinalaki ng nanay ko. So, kaya siguro ganun. So, yun lang po guys. Sana po nagustuhan niyo yung video natin today. So, this is Hazel once again. Sa mga bago pa pala sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang i-click yung subscribe button below para ma-subscribe po kayo sa channel ko, at pakikalimbang na rin po nung bell button para naman updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. And see you on my next videos guys. Maraming salamat lagi. God bless sa ating lahat. God bless. Ingat po. Maraming salamat. See you.